natin ngayon double anemone na may bird na may all out. Okay, paano nga ba natin siya papatayin? Una, dapat hindi mo ma-chani-chani ang naka-double anemone mo kasi mag-heal lang yan. Sa round 1, hindi agad tumitira yan. Kasi kung titira yan, ibabagsak nila malaking percentage itong dalawa. Aquaponics tsaka Aqua Vitality. Okay? Ang pangalawang method nila is either magda-dark soap sila patalikod, tapos may follow up ng dalawang ng isa dito. Okay? So, round 1, magpapas yan. So, magkasabayan natin siya ng pagpas. Tsaka natin i-burst yung kalinya ng plant natin tsaka ng dust gamit yung Kestrel at Bat tsaka Cactus. Okay, simulan na natin. Tail slap siya. So, may 5 energy siya. Kita nyo, nag-burst ako kasi 420 lang yung buhay. 420, ito 130 plus 15% kasi aqua siya. Tapos, sasabayan ko ng Cactus at Hotbat. Tsaka isang Serious in case na hindi siya agad tumira. So, tingnan nyo. So yun, hindi agad siya nakapag-heal no kasi hindi niya expect na titira tayo kasi titira lang ng aquaponics yan kapag bawas na yung buhay or kapag yung kaharap nila is advantage sila like bees or bug kaso nasa harap natin yung plant so mga nasa 80 pababa yung damage yung mga to so hindi sila advisable na agad tumira. Pass tayo. Ano lang tayo? Discard lang tayo ng isa. Sa kasunod, i-burst na natin pero hindi bakit ko siya i-reverse kasi i-pressure ko siya na tumira ng aquaponics para sa next turn or 5 or 6 ibibitaw ko na yung scarab ko kasi hindi siya makakahili eh. Kasi ano ba sabi sa scarab target cannot be healed for 2 rounds so patagal-tagal yung 2 rounds para hindi siya makapag-heal. Okay, saka may counter din tayo since aqua siya bird yung gamit niya na ano tayo anesthetic para mag-sustain natin yung bug. Ayan, pressured na yan. Okay? Mag-heal na yan kasi, diba, gaya na sabi ko kanina, titira lang yan kapag nakapag-heal na. Ay, kapag bawas na pala. Sorry. Bakit ko binurse? Kasi alam ko hindi siya mag-high armor kasi naka-disable yung horn niya tsaka yung mouth. Ano nga ba yun? 40 and 35. So, ang pinaka-maximum armor niya, 70 yung back niya. So, kaya ko siya i-burst gamit yung parasite ko. Gina. Ito isa sa mga malalakas na setup din. Nakadas pero tapos naka-piercing sound pa. Mahirap magpass sa ganito. So, ganun ulit gagawin natin. I-reverse natin siya. Hindi natin unti-untiin. Gagawin natin. Bibiglayin natin yung damage sa kanya.
para pressured yung pet niya na mag-heal. Pet game. Yan. Dito sumag... Goda. Dito sumugal ako. Kasi may hawak ng scarab yung bug ko. So kahit na mag-heal siya next turn, hindi gagana. So yun nga lang, baka is either taas or baba yung tira ng bug natin. Ayun, tumaas. So ang nangyari naman, ang treasured naman yung taas niya. So ang gagawin niyan, possible ang gawin niyan, hindi yan magka-cast nito. So kampante ako, yung plant ko kaya mag-sustain next round. Hindi mag-heal to kasi isang round pa lang yung lumipas eh. Ah. Ay, nag-heal. Anong round ba ako nag-button scarab? Kalimutan pa. Ito, kung sino man tamaan ito, malaki yung chance na kapag sa taas to binagsak ng bug ko, talo ako kasi on energy na lang ako. Ayun yung nagpanalo sa akin. Dito binenta ko na yung bug ko, pinamigay ko na kasi wala rin naman kahit mag-anesthetic ako, ang sasalo yung bird. May follow up ng 80. So may 15% yan, mga nasa almost 100 or 101. 101 ang alam ko eh. 101 nga. Dito, kaya ko na to. Kasi, may ipon akong energy. Sapat na yung cards ko, kaya ko na iwan dito to. Kasi marami akong disable para sa kanila. Yan. Gaya na sinabi ko kanina, wag nyong unti-untiin ng bawas yung mga naka-double anemone. Kasi, ano yun, advantage nila yun. Kasi, mag-heal sila na mag-heal. Dapat burst, i-burst nyo talaga sila. Kahit hindi mag-crit yun, patay yun. Kasi, 130-130. Dito wala siyang shooting, so mababa yung chance na manalo. Unless mag-critical ang sunod-sunod yung mga cards niya. Ayan. Manalo tayo dito. Disable na yung Dark Soup, tsaka yung Egg Bomb. So mapipilitan siya magbato ng isa. Either Black Meat or Her para makatanggal lang yung stun. Dito, ganun din. Same mechanics. Kahit hindi kayo naka disable sore or naka ano, plant na may cactus, at mare, disable niyo yung heal or burst niyo agad. Kung kaya niyo magpass kayo. Yan, diba, hindi ako nagbibitaw hangga't hindi kompleto yung ano ko, yung dust, yung cards ng dust ko pang burst para dito. Tsaka yung cactus ko.
kasi tingin ko kukulangin pa 420 yan. So alanganin din kung mag-scarab ako kasi hindi ko alam kung taas ba or baba. Kaya na sinabi ko kanina, hirap sumagal kapag ano, kapag dito ako tumira. Yan, be-burst ko na. So 130, 90, 90, 115. Eh ano pa to? 120% plus 15% pa kasi ano siya eh, advantage class ng plant sa aqua. So wala siyang ikakasakard kasi wala siyang ano eh, wala siyang damage na natitake before sa round 1 and 2. Kasi kung ibabato niya yung aquaponics at aqua vitality, doon masalamang tayo kaso hindi sila ganun tumira yung mga naka-double anemone. Diba? Same mechanics gaya ng unang game natin kanina. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dadaan sila sa likod kasi alam ng player na to na hindi agad niya mabe-burst to. Kaya ang gagawin niya, i-take down niya yung ano, yung pwedeng pumatay sa kanila sa late game. Dito hindi ko alam bakit siya nagpass. Wala ka siyang mga cards, naubos. Critical pa. Surrender na. Yan lang. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Kung may mga mali akong drop ng cards, comment down below lang. Salamat.